Hello mga ka-YouTube, welcome po kayong muli sa aming channel. Salamat sa inyong pagdaan. At sa video ito, pag-uusapan natin yung patungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran. Titignan natin kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na ito. At lalong-lalo na yung kinatatakutan ngayon ng maraming bansa na yung kumakalat ng coronavirus. At ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon na corona rin para sa atin. Okay? So, magbasa muna ako ng mga ilang talata ng Biblia at kayo mismo yung magsasabi kung ito ay nangyayari o hindi nangyayari. No? Unang-una, babasahin ko yung Matthew 24 verse 7. So, ang sabi dito, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dapo. So, maliwanag dito yung una, sabi nga ay makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa o ang kaharian sa kapwa kaharian, na? So yung tinutukoy dito is giyera, na? Sa mga nakaraang araw lang na naging alerto rin yung lahat ng bansa marahil na napigtuhan itong iringan ng Iran at saka ng United States. Na kung sumiklab talaga yun, maraming apektado at talagang marami yung natatakot. Diba? So, nangyayari. At sabi dito, lilindol sa iba't ibang panig ng mundo. So nangyari din mga nakaraang araw, nakaraang buwan lang, nakaraang araw lang halos dito. Yung Taal na biglaan yung kanyang pag-almuruto, di ba? So walang makapigil. No? At sa kabila ng mayroon may ahensya ng pamahalaan na nagbabantay, pero hindi agad na monitor before a day, no? Nangyari na lang yung araw nang yon, no? So pag-alboroto ng bulkan dito, meron sa Japan, sa ibang bansa, halos apat na bulkan yung nagkasabay-sabay. So lindol sa iba't ibang panig ng mundo, di ba po? So katunayan, katotohanan ng Biblia, no? So dito naman sa Lucas chapter 21 verse 11, ito naman din yung sabi. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Itong salot, ito na yung corona virus, no? May consider natin siya na talagang salot sa ating mundo. Salot sa lipunan, yun nga sinasabi. No? Kaya, narapat na talaga tayo ay umiwas o mag-ingat, no? Yung mahirap pag nangyari yung sinasabi nga na tayo umiiwas pero yung iba ay hindi umiiwas. Yung mahirap yung sinasabi nga na tayo nag-iingat pero yung iba hindi nag-iingat, lalo na yung nag baga mayroon na silang sakit, no? Sa halip na doon lang muna sa kanilang lugar pero lumalabas pa din. So mga katotohanan na nakalagay sa Bible, ang sabi ng Panginoon, dapat maging handa tayo. At basahin ko din yung sinasabi sa pahayag. Pahayag chapter 3 verse 11. Ang sabi dito, darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong corona. So, ang Panginoon ay may inihandang corona sa atin. Ng koronang ito ay yung simbolo
na tayo ay may buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Ang kurunang kumakalat sa mundong ito, pumapatay, subalit ang kuruna na binibigay ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, mas dapat nating pahalagahan, mga ka-YouTube, yung kurunang ito ng ating Panginoon na hindi maagaw sa atin ng sinuman. Ibig sabihin, kapag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, wala tayong kuruna. Yung iba ang magkakaroon, tayo ay wala. So, ito lang mga ka-YouTube, yung tips dito na habang tayo ay nag-iingat sa coronavirus, talagang binibigyan natin ito ng pansin, ng panahon, bigyan din natin ng pansin at panahon ang corona na nakalaan para sa atin mula sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat sabi nga sa John chapter 3 verse 16, ang sabi dito, basahin ko na, alam kong marahil ay alam na ninyo to mga ka-YouTube, no? Sabi ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag na sinasabi doon na sumasampalataya sa Panginoon ay hindi mapahamak, balit ang hindi sumasampalataya mapapahamak. Ang sumasampalataya sa Panginoon may kuruna na tanda na siya ay may buhay na walang hanggan sapagkat pinahalagahan niya ang pananampalataya sa ating Panginoon. So maraming salamat mga ka-YouTube. Sa Diyos ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, magpakailanman. God bless mga ka-YouTube. God bless.